Hi mga Ka-Bunerks! Welcome back sa ating YouTube channel. And today is November 20. And kaka-uwi lang namin galing Malaysia. Kaninang umaga, around 3 a.m. na kami nakauwi. Alam nyo na, every time na may outside or outside the country travel kami, meron tayong haul. And yan yung mangyayari ngayong sa vlog na ito. So if you're new to my channel, don't forget to hit the subscribe button and the notification bell para updated ka sa ating next travel vlog and haul. So of course, ang kauna-unahan kong nabili is itong mga keychain. Ayan, ang dami, 'di ba? So ito guys, ayan, sa Central Market namin 'to nabili. So this is 8 ringgits. Ayan, 8 ringgit per set. So, animan. So, nabanggit ko sa inyo nung nag-Singapore haul ako na expect na every haul, every bansa na pupuntahan namin, meron ka kung ganitong ipapakita sa inyo. So, ayan siya. 6 na set siya na may ibang design. Actually, marami namang design doon. And 8 ringgit lang siya per set. Ayan. Ayan siya. Mga ganito. Ayan. Yung mga miniature ng mga famous tower sa kanila. So, meron tayong Petronas Tower. Ayan. And then, meron tayong KL Tower. Actually, ito, extra ko lang to na nabili kasi magandang pang-display to, di ba? May plastic na siya. Kasi yung una kong nabili, guys, is ganito siya. May cover pa siya na box. And pag binuksan mo, ah, wait lang ito, may magnet pa sa loob. Pag binuksan mo, tsaka mo lang makikita yung laman ng loob. And then, ito, may description. So, maganda siya. Ito yung una kong nabili. And late ko na na-realize na paano ko to i-display. And itatabi doon sa nabili ko ng Universal Studios kung taklob siya. So, ayun, imbes na ito, bumili na ako ng bago. This is 20 ringgit ito. Tapos, ito naman is 25 ringgit. Ayan. And ito, kaya 25 siya compare dito kung sabi nyo, ay, magkasing laki lang naman sila. Ay, box lang yung pinagkaiwan nila. Hindi, guys. Mabigat siya compared dito sa isa. Wait lang. Compared dito, parang ano lang to, parang plastic type. Ito. Ito, metal to. Or metal ba? Stainless. Ayan. And then, yung ilalim pala nila is pangbukas ng mga bote. Ayan. And then, ito namang clock, hindi na siya clock tower. Itong KL Tower. Ayan, tanggalin natin. So, itong KL Tower, parang 15 ata to or 10 ringgit. I'm not quite sure kasi hindi ko na nalagay yung presyo. So, ayan, basta around 10 to 15 ringgit lang tong clock tower. Medyo mabigat siya. Hindi siya plastic. Kalatong mga to sa Petaling Street, Central Market. Pero mas mura guys sa Central Market. Ang paborito ng aking tatay kolektahin, ang mga mugs. Ayan. So, ayan siya. Nabili ko to 25 ringgit each. Ayan siya. Wait lang, buksan natin sa box. Ang ganda ng design niya guys. Ito oh. Medyo shiny-shiny siya. Kita nyo? Shiny-shiny. Yan siya. So, Kuala Lumpur. Ito yung Malaysia flag. And then, ito yung Malaysia. Kuala Lumpur, Malaysia. And then, yung famous na clock tower. Dito sa kabila, si Petronas. And may design din yung hawakan niya. Ayan o. Malaysia. And ito yung isang design. Wala na akong ibang napili. Ito yung medyo maganda-gandang design, maayos-ayos. Medyo hindi halata na pinrint lang. Yung iba kasi halatang pinrint. So, make sure mamili kayong masyado. Ayan. So, ito yung second design natin. So, color pink. And meron ding clock tower. Ito yung nasa may Merdeka Square nila. And then, meron ding Petronas dyan. And then, merong KL Tower. And then, meron ding word na Kuala Lumpur. And isa lang pala yung stall na pinagbilhan ko. Sa stall ni ate G60. So, shoutout sa'yo ate. Hindi ko na kung pangalan mo. Pero, ang galing niya mag-Tagalog. Pero, hindi siya Pinoy, guys. She is local siya ng Malaysia. So, next na nabili ko, ito yung naihabol ko. May last minute ko ito nabili. Nag-request yung nanay ko ng bag daw niya, pamalengke. So, ito siya. Na-extend naman tong strap. Ayan. Ang gusto daw niya is yung may pangalan na Malaysia. So, ito yung nakita ko na pwedeng pamalengke na maliit lang siya. Pwede siyang shoulder bag. Ayan. And then, habaan mo lang to. Tapos, pwede na rin siya maging body bag. Ayan. Oh, ayan.
body bag. So, may na kayo dyan. So, this is parang 18 ringgit ata to or 15 ringgit. Kasi hindi siya tatak, guys. Ayun o, nakaburda siya. Kita nyo ba? Wait lang. Ayun o, saan nakita nyo? Nakaburda siya, hindi siya nakatatak. And back to back yung ano niya, burda niya. So, next natin is ito, hindi to nawala. Ay, nawala to nung Singapore. Wala akong nahanap na ganitong bag. Pero nung Hong Kong, may nabili akong ganitong mga... Ay, hindi, may ganito palang bag nung sa Singapore. Iba lang design ito. Ayan siya, guys. Nakaset siya. Parang nakalimutan. Oh, 3,4,100 ata ito or 3,4... Basta nakaset siya, guys. Nakalimutan ko na lang siyang ano. Di, pero 80 ringgit ko lang nabili itong mga to. Yung mga napakita ko sa inyo. So... Ayun, baka hindi siya 3,4,100. By the way, ito pala, freebie to ni ate. Kasi ang dami kong nabili sa kanya. And, ayan, 2020 pa siya. Feeling ko kaya freebie na siya. Kasi nung 2020, walang masyadong tourist. So, ginawa na lang niyang freebie. And ito ring isang to. Kasi ang dami kong binili sa kanya. This is Petrona. So, these are ref magnets siya. Ayan. Pero kung bibilhin mo to, parang around $10. Not dollars. Sorry, I'm used to say dollars. Nasanay ako ng dollars sa mga napuntahan ko. So, 10 ringgits siya, guys, each. Kung bibilhin mo ng mag-isa. Pero ito binigay na lang ni ate as a freebie kasi ang dami kong pinamili sa kanya. Next natin is mga food items or food products. So, let's start from this peanut cookie. And I believe this is 15 ringgit. Alam nyo, guys, ito mga to, pagtatanong ka pa lang, aabutan ka na nila ng mga... pa free days and may patubig pa sila na maliit ng kit-kit. So, panoorin nyo sa vlog ko. Alam ko na naisama ko siya sa vlog ko ng konting shot. And then next is itong Milo Energy Cube. Alam ko hindi to siya local produce pero wala naman tayong ganito dito, I believe, no? So, natikman din namin to. Naka-cube siya na Milo. Ayan. Ayan siya. And then yung lasa niya is Milo din. Cute lang kasi naka-cube siya. Para siyang dice. Times 2 ng laki ng dice. So, this is, I believe, 10 ringgit lang to. And 275 grams. So, ayun o. 100 cubes ng Milo. So, marami silang international product, guys. Pero make sure you look for the local. Or ask them kung ano yung mga local delicacy nila na famous and mabenta. So, ito. Ayan, mayroon kaming tatlong coconut cookies. Ayan siya. I believe this is 6 ringgit each. Mayroon kaming almond. And then, tiramisu. Another almond. Another tiramisu na dark. Ito na yung pinakamabenta. Tiramisu na almond dark chocolate. And then, almond white chocolate tiramisu. And then, almond bittersweet. Chocolate. Lahat ng to, guys, natikman namin kasi si ate may binuksan doon. And pinatikin niya sa amin to lahat. And lahat to, guys, masarap. So, if nasa Malaysia kayo and nasa Central Market, hanapin niyo to, guys. Tiramisu and almond. So, Alessio Siocolato. And this is naka-promo ata to. Parang 3-4-10 ringgit. Itong mga to. Kasi parang 6 ringgit each din to. So, hindi ko alam kung 15 ringgit sa tatlo or 10 ringgit. Basta mura lang naman siya, guys. Ito, recommended siya. Hanapin nyo rin tong mga to doon sa Central Market. Sabi ni ate, sikat daw tong coffee na to sa kanila. Itong, specifically, itong Old Town brand. Or Old Town, yeah, Old Town brand. Kasi paglabas namin ng airport, nung dating namin, doon sa left side, nakita ko yung Old Town. Parang yun ata yung parang local brand ng Starbucks nila. I'm not sure, ha? Pero sabi ni ate, ito yung famous. So, bumili ako ng tatlong different flavor. Meron tayong coffee and creamer. And English yung nasa kabilang side. And then, Malaysian translation sa kabilang. Coffee and creamer. And these are 20 ringgit. Pero parang nakuha ko kay ato ng 15 ringgit each. Kasi tatlo yung binili ko. And yung second flavor is hazelnut. Ayan. Hazelnut in English and in Malaysian, it's perisa kakang hazel.
Ayan, Perisa Cacao Hazel. And ang third flavor is extra rich. Ayan, extra rich flavor in English. And in Malaysian is extra cow. Okay. Ang laman nito is 15 sticks na may tag to 25 grams. Ayan, 15 sticks na may tag to 25 grams. And so, times 3. So, sobrang dami ng sticks na to. So, hindi ko to natikman kasi papapakin ba namin to ng ganito, yung pait-pait nun. So, sabi ni ate, best seller daw to. Sabi ni ate, best seller din daw ito sa na local coffee nila na white coffee. Ayan. Kopi Puti, Malaysia. Hey, Huang. And 3-in-1 to. 3-in-1. Itong isa guys, hindi siya 3-in-1 ata. Ah, 3-in-1 din pala siya. 3-in-1 instant premix coffee. So, ito 3-in-1 coffee din. Ito naman is, ano, 600 grams na 15 sachet na may tag for 40 grams. Kung itong isa is 15 sticks na may 35 grams, lamang-lang pa ng 5 grams. And 15 pieces din siya, and this is 25 ringgit. Ayan, isa nag-iita lang siya, so hindi kami nakakuha ng discount. So, 25 ringgit siya, guys. And then, coconut-based non-dairy creamer. Ayan siya. Coconut-based non-dairy creamer. Zero trans fat. And ito, lahat ng tong kape na to is na-recommend ni ate na best seller sa kanilang bansa. Next natin, guys, is yung mga ganito. Sobrang sarap nito, guys. Grabe. Parang ano siya, polvoron type na hindi polvoron. Basta, ganun yung texture niya, guys, na may mga nuts sa loob. And, ayan, bumili kami ng meron kaming apat na bag. Ayan siya. Apat na bag na assorted. Ayan, nakita nyo, violet and red ito. Tapos, ito naman is red and then yellow or brown. Ganun din tong dalawa na to. And these are 18 ringgit each. So, pero para nakuha namin to ng 15 ringgit each na nabigay sa amin. And ang laman niya is 500 grams na may, alam ko 100 pieces ang laman nito eh. Ito, 100 pieces each. So, meron na kaming 400 pieces na ganito. Ang dami, diba? And ayun lang, yung napamili namin sa Central Market, yung mga pasalubong na bags, keychain, and then yung mga chocolates. And then, bumili rin kami sa KK. Ito, nag-grocery kami doon. Yung KK nila, guys, is parang local brand ng 7-Eleven nila. And nakita namin ito yung binibili ng mga tao doon. Yung ito, Kopi O. And if nag-Singapore kayo, guys, ito rin yung spelling ng kopi nila, Kopi O, Kopi K, may mga letter, Kopi. And this is a coffee mixture bag. Ito siya, parang tea bag. Hindi siya 3-in-1. Ayan. Unkang Kopi Campuran. Unkang Kopi Campuran. And this is, I believe, parang 9 ringgit to. Ito, 9 ringgit siya ko nakuha sa KK. And ito pa yung isa. Ah, wait lang. Ilang pieces to? 20 pieces naman to, 200 grams na tag 10 grams each. Ayan. And then, ito naman yung isa, Kopi O din. Ike Chong. Coffee mixture bag. May mga instruction kung paano siya itimpla. And 20 pieces din siya, guys. So, I believe these are 9 ringgit sa KK. So, more on coffee doon. Puro coffee yung nakita namin sa paligid. And ito naman, may nag-recommend kay L na masarap daw to, itong Maggi curry na local sa kanilang mabibili. And oh, ito pala yung kinain ko sa airport nung bago kami umuwi kagabi. Ito yung kinain ko. Ito yung yan, check niyo yung Instagram ko. Ito yung picture na pinost ko ganito. Pagkakaiba lang may chicken siya, wala lang egg. Yan, masarap daw to, guys, itong curry na to, Maggi curry. Ito mga kay L na to, mahilig kasi siya sa cookies. Ayan. So, mga chips, waffler, wala namang gato sa atin. And choc treat, yan, mga cookies lang siya. I believe mga less than 10 ringgit each tong mga to.
Ayan. Ayan siya. Mahilig kasi si Elsa mga ganitong type ng pagkain. So, ayun. And, may mga nabili rin kami ganito sa 7-Eleven. Yung mga minyak angin, yung mga pang-amoy-amoy. Ayan. Marami kaming nabiling ganito sa Singapore. And bumili rin ako ng ganito, Tiger Balm. Bango kasi niya. Ayan. Ay nakikita ko sa ibang vlogs, may mga nagpapabili sa kanila ng ganito. So bumili rin ako. Ayan siya. And then these are less than $5 or less than 5 ringgit each itong mga to. Ito mga 3 lang ata to or 2 ringgit itong mga to. Ito pa, gusto ko na makalimutan. Nabili namin to sa ano nga ba to? Sa Petaling Street, ito. Itong bag. Baobao. Familiar sa akin itong Baobao na to eh. So, expect guys na itong Petaling Street, hindi naman siya branded. So, pwede nyo lang siyang bilhan. Ito, ang cute kasi nitong bag na to. Oh, diba? Parang Rubik's Cube. Ayan siya. And this is, para nakuha namin ng 60 ringgit to. Nung unang kita namin, sabi sa amin 100 daw. Nung umalis na kami, sinigaw niya 50 na lang daw. So, binalikan namin the next day. Since iba na yung nagbabantay, sinumulan niya 120 yung price. Sabi ko, someone told us yesterday na it's only 50. Sabi niya, oh, you got me. So, no, I give you 60. That's a good price already, my friend. So, ayun, nakuha namin ng 60. Sayang, dapat kinuha na namin nung before, night before, na 50 lang siya. So, sana nakadalawa kami. And, ito yung maleta, guys. Pumunta kami ng Malaysia na dalawang maleta lang ang dala. Hindi naman expect na ganito pala kamura sa Malaysia. And ang daming mabibili. Akala namin walang mabibili. So ito, napabili ako ng maleta. Ayan. Pang 30 to 40 kilos. And alam ko namang hindi siya legit, guys. Hindi na naman ako invest sa maleta na maganda. Basta lang laban na yung quality niya. Sturdy naman siya, guys. And makapal yung plastic niya. Ayan. And then, smooth yung gulong niya and tahimik. And alam nyo, guys, kung magkano to. Itong malaking to. Ayan. Nakuha lang namin to ng 90 ringgit. Diba? Mura. 90 ringgit, guys. So, if you will convert it to peso, mga 1,000 pesos lang. Eh, yung 1,000 peso worth natin, maliit lang yun. Yung pang 7 kilos. Ito, pang 30. 30 to 40 kilos na. Ayan, and then na-extend pa itong ano, na-extend pa siya. Ayan, oh, 'di ba? Pang 40, 30 to 40 kilos na siya and 90 ringgit lang siya. Ayan, and then also may available din doon yung pang malakihan talaga, mga pang 50 and above kilos na mas malaki dito, 109 ringgit lang, guys. So napaka-sale. So ayun, wala kaming nagawa kasi hindi siya kasha. Itong mga to, hindi kasha doon sa 7 kilos. And kailangan ko rin ng maleta kasi yung maletang gamit ko na rose gold, sa kapatid ko yun. So, ngayon, moving forward, ito na yung mga kasama ko sa mga travels. Ito. Itong maleta na to. And sturdy naman siya, guys. Hindi naman siya madaling masira. So, ayun lang, guys. And wait lang, itabi ko muna tong black na maleta bago tayo mag-close it. Ayan. So, ayun lang guys, yung masashare ko sa inyo. And, abangan nyo na lang yung total neto dun sa another vlog na gagawin ko, which is yung itinerary and the budget para hindi kalat-kalat yung mga vlogs natin. So, ayun lang guys. So, I hope meron kayong mga nagustuhan sa mga napakita ko sa inyo para pag nagpunta kayo ng Malaysia, alam nyo na kung saan, alam nyo na kung ano yung mga bibilihin ninyo at kung saan yung mura. Again, per my experience, guys, hindi masyadong maganda bumili ng chocolates sa Malaysia as compared to Singapore na nakapaka-enjoy bumili ng chocolate. Ang daming option, ang mura. Dito sa Malaysia, more on parang ganito sila, local product, and then mga more on pasalubong, and yun yung mura sa kanila. And ayun lang, guys. So, if you're new to my channel, don't forget to hit the subscribe button and the notification bell para updated ka sa mga next travel vlogs ko. And panoorin mo or rin yung mga vlogs ko dito sa Malaysia. So, yun lang guys. Bye!